kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tulin. Hindi mo kaya ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa isa sa mga tinag sa akin ng mga kabakal at nag-request sila na gawan ko daw ng reaction video. Ito po yung latest na upload ni Boss Bullet kung saan mga kabakal ay binara na naman niya itong sina Kiko Matos. At sinabi daw niya na talagang yung kanyang neck crank na ginawa sa kanya ay legit po talaga yun mga kabakal. At nag-comment din mga kabakal itong si Boss Bullet na hindi talaga mananalo sa kanya itong team ni Kiko Matos sa trash talkan. And honestly mga kabakal, isa ako sa naka-experience ng trash talk dati ni Boss Bullet. Talaga nga namang hindi magigiba ang trash talk ito. Hindi siya nauubusan ng mga punchline, ng mga trash talk mga kabakal. So, na-experience ko na yun. At the same time mga kabakal, nag-share ng video itong si Boss Bullet para patunayan yung kanyang sinasabi na neck crank. At sinabi niya mga kabakal na yung guillotine daw na sinasabi ni Kiko Matos ay, alam yun, panghuli lang. Kunyari daw magigilutin siya, pero ang gagawin niya daw talaga ay neck crank. At pinakita niya po yung video kung saan mga kabakal nag-tap out itong si Kabogs. At ayaw daw niya talagang ipakita ito dahil alam mo naman, ito yung isa sa mga training na ginagawa nila na hindi pwedeng ipakita dahil baka mapag-aralan. Pero para daw sa request ng mga mandirigma, ng mga supporters niya, at para na rin mapakita talaga na talagang hindi siya nagbablop, ay pinakita niya mga kabakal yung video at ipapakita ko po sa inyo. At mga kabakal, itong si Boss Bullet ay pumayag na makipag-roll, makipaglaban kay Kiko Matos, at pumayag na rin mga kabakal si Boss Bullet na pumunta sa HQ ng DepTa sa Paranaque mga kabakal. At ang hinihintay na lang natin mga kabakal ay ang sagot ni Kiko Matos. Napakagandang laban to mga kabakal. So mga kabakal, i-share ko sa inyo ang clip ng video, pero kung gusto yung panoorin ng full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel ni Boss Bullet. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Kayo maniniwala sa kanyang bahay na sa buhay nyo. Dito na So ito mga boss, huwag na natin ano, puntaan nyo na lang yung channel itong si Shiny ha. Itong si Team Chichirya na rin talaga to mga boss, legit na tulungis talaga to. So ito mga boss, may i-share ako sa inyo, papakita ko sa inyo kasi hindi ko dapat sinishare to. Pero siyempre para sa inyo, para na rin kahit paano matauhan to. Kasi nagtuturo dito, si Coach Badong yata ng Jiu-Jitsu, no? Hindi ko alam paano naging brown belt yun mga boss. Utang yan, tinuturo dito pang ano eh, pang tulungis eh. May papakita ako sa inyo na sample na, sample lang yung mga boss ha, kung bakit paborito-paborito ko yung position sa ilalim, no? Na trap ko lang yung guillotine, no? Pero mostly talagang ginagawa ko neck crank. So ito papakita ko sa inyo isang mahal nating kamandirigma syempre, yung role namin ni ano ni Kabogs TV, puntahan niyo yan, napuntahan niyo yan mga boss. Isang sample lang para makita niya kung paano ako mag-choke ng neck crank, yung trap. Same position na halos eh, same position na halos mga boss eh. Pero kaya na humusga para makita na itong mga boss na yung sinasabi niya na talagang siya yung walang sense kasi wala siyang alam. Walang alam to kasi tinuturo dito ni Coach Badong ni Haring Tarsier mga boss. Eh talagang pantulongis. Walang alam sa jiu-jitsu yan mga boss. Puta, hindi ko alam paano naging brown belt yung bukid. So ayan mga boss, panoorin yung kasunod ng video na to. Nag-isa mong dream boss Bullet. Ang bumangga, diba? Up, teka muna pala. Kung talagang gusto mo, total hindi naman tayong dalawa maglalaban eh, no? Dahil alam mong hindi tayong dalawa maglalaban. Pagbibigyan na kita sa gusto mo. Ha? Doon tayo sa ano? Doon tayo sa URCC Global Headquarters. Mag-roll tayong dalawa. Kung gusto mo, tayong dalawa lang nandun. Kung gusto mong maraming camera, nasa iyo yan. Kung talagang gusto mong mapahiya sa harap ng maraming tao, sige, pagbibigyan kita. Doon tayo, sige. Pupunta ako ron, sabihin mo lang kung kailan. Kung gusto mo, bukas na bukas din, magkita tayong dalawa doon sa URCC Global Headquarters. Nayupa ka. Shiny, matulog ka naman. Nag-isa mandirig mabos bullet. Ang bumangga, diba? Gitna, turun sa gitna. Ini, pare, ini apa pare? Ini saya salah, sorry.
Grabe mga kabakal. Solid yun. At ano nga daw ba ang opinion ko dito mga kabakal? Well mga kabakal, unang-una ay alam naman natin kung gaano kalakas itong si Boss Bullet dahil isa rin siyang bodybuilder. At lahat po ng mga bodybuilder mga kabakal ay malalakas. So ngayon, possible nga talaga yung sinasabi ni Boss Bullet na hindi niya kailangan mag-guillotine at neck crank yung kanyang pwedeng gawin. Kasi unang-una mga kabakal, kahit sabihin mo, let's just say, sabihin mo na si Kiko Matos ay safe doon sa posisyon na ganun at siya ay nakakahinga pa. Pero kasi sa sobrang lakas ng braso ni Boss Bullet, possible na mangalay ang leeg nitong si Kiko Matos. Possible na hindi na kayanin ang katawan ni Kiko Matos yung ganung posisyon ng matagal na oras. Kasi mga kabakal, nakita ko yung pwersa ni Boss Bullet sa ginagawa niya doon sa ulo at leeg nitong si Kabogs at talagang pinepress daw niya yun. So sa posisyon pa lang ni Kabogs doon sa kanyang ginagawa na technique ni Boss Bullet, eh masakit sa leeg yun mga kabakal at parang ang hirap kumawala. Mahirap kumawala dahil nga malakas mga kabakal ang braso ni Boss Bullet. Kasi nga ito ay nagbubuhat ng mga mabibigat na weight. So nasa kanya na yung strength. At parang ano ah, para talagang magandang makita na maglaban sila. Kasi mga kabakal, honestly, ang lamang, sobrang lamang ni Boss Bullet dito pag naglaban sila ni Kiko Matos ay yung strength. Mahalaga din po yung strength sa jiu-jitsu, hindi lang yung technique. So syempre, kung meron kang technique plus yung strength, pinagsama mo yan, delikado yan. Diba? Pero kung sakaling ito, or kung sakaling ang maglalaban ay malakas nga, pero wala naman technique, then ang mananalo dito ay yung may technique. Pero kung ang maglalaban ay parehong may technique, pero mas malakas yung isa, alam naman natin na mas lalamang yung mas malakas. Kasi kaya kanyang buhatin, kaya kanyang sipain, kaya kanyang, alam yun, i-guillotine or i-neck crank or kung anong technique na magpapahirap sa katawan mo, kayang-kaya niyang gawin sa yun. And para sa akin ah, si Kiko Matos ay lugi sa lakas ni Boss Bullet. Yun yung para sa akin. Sa technique, hindi natin masasabi. Kasi si Kiko Matos, matagal na rin naman, nagte-training niya jiu-jitsu. Pero kasi mga kabakal, si Boss Bullet, matagal na rin yan, nagte-training ng jiu-jitsu. And if I'm not mistaken, parang mga 10 years na rin yata nagte-training ng jiu-jitsu si Boss Bullet. Kaya alam yon. Kaya ngayon, ang aking desisyon dito ay 50-50. Alam yon. Posibleng manalo si Kiko, pero posible ring manalo si Boss Bullet. Especially mga kabakal, kung ang pinag-uusapan dito ay jiu-jitsu or roll. Kasi mga kabakal, mas mabigat ba? Tingin ko magkapareho lang ng weight si Boss Bullet at saka si Kiko Matos. Kasi mas matangkad ng konti si Kiko Matos. Pero kung lakas ang pagbabasehan natin, malakas mga kabakal. Malakas itong si Boss Bullet. At remember mga kabakal, yung sinabi ni Mr. 62 Legacy, huwag ka lang magpapahawak kay Boss Bullet. Kasi may kakalagyan ka. So ngayon, sa nakita nating video at nakita kong video, makes sense. Pero syempre, maganda pa rin ang makita natin na maglaban talaga sa ground itong si Kiko Matos at si Boss Bullet para makita talaga natin kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Kasi mga kabakal, magandang laban to. At ang hinihintay na lang natin ay ang reply ni Kiko Matos kung tatanggapin ba niya. Kasi mga kabakal, pumayag na si Boss Bullet na lumaban kay Kiko Matos doon sa lugar na they will meet halfway sa DepTac AH Quarter mga kabakal sa Parañaque. So sana'y matuloy ito para naman mapanood natin at para naman ma-coverage natin mga kabakal. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Naniniwala ba kayong talagang mas lamang si Boss Bullet pag naglaban sila sa ground? Or mas magaling pa rin talaga itong si Kiko Matos? Ano ang inyong opinion? I-comment nyo down below mga kabakal
para malaman natin at makarating kay Boss Bullet at kay Kiko Matos. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.